At sa puntong ito, makasampo natin si Ginoong Emmanuel De Los Santos. Siya po ang tagapagsalita nitong Himlay Realty Incorporated. At kayo po yung representante ng may-ari dito. Opo, opo. Ano po ba ang plano dito sa lugar at doon sa mga residente rin? Una po sa lahat, wala po, mabanggit ko lang muna yung binanggit ni Ate Lakaw, wala pong demolisyon na nangyari. Kami po ay dali dito upang ipatupad ang DNR EMB na dapat po ang lokal na pamahalaan ang gagawa ng pag-rehabilitate po nito. Mm-hmm. Ngunit po, ito po ay na-purchase po ng Himlay, yung Himlay Corporation, at ngayon po ay ginagawa na po namin ang pagkatuparan ang utos ng DNR na i-rehabilitate po yung buong dam site at buong property po ng Himlay Corporation na nag-uumpisa po sa taas sa may dam site na bundok. Ano? Mm-hmm. Kasi nga po, pinoprotektahan po namin para sa kagandahan ng Malabon, ang ating Malabonyan, para magkaroon po ng kaayusan ng environment po, kasi environmental risk po ang ating mga pugon. Environmental risk din po yung kanilang pagsusunog po dito. Mm-hmm. At uniulit ko po, wala pong demolisyon na nangyari ngayong araw na ito. Sila po ay kusang loob at voluntaryong nagtibag ng kanilang mga bahay at mga pugon. Apo, ano po ba ang proyektong gagawin po dito para sa rehabilitation na ginagawa po niyo? Ay, hinihintay po po namin kasi based from ECC, kung ano po maaprubahan po ng ECC, we will see what project could be done here at po sa Himlay Corporation. Apo, yung sa mga naninirahan po dito, ano po ang plano ng inyong kumpanya? Patuloy po ang negosasyon na nagaganap sa mga tatlong HOA na doon po ang kinabibilangan ni Ate Lakaw. At kung sila po namin ay lagi po namin kinakausap, mm-hmm, at tuloy-tuloy naman po ang negosasyon, mm-hmm, sa kanila. Mm-hmm. Kaya nga po hindi namin tinuloy ang pag ng rehabilitation hanggang doon kasi may mga tahanan po doon. Mm-hmm. Kung mapansin niyo po, yung ating mga fence po ay hanggang doon po sa boundary line at hindi po namin tinutulak yung basura sa kanila dahil hindi po makakaakyat ng ating bulldozer kung hindi po natin ibaba yung nasa may bandang unahan. Opo, at nabanggit po nila, wala silang balak na umalis. So, ano po ang masasabi nila? Kanila pong pananaw at karapatan po yan. At sa amin po, sa Himlay, ipatuloy din naman po ang aming negosasyon sa kanila upang magkaroon ng maayos, mm-hmm, mapayapa, at mapayapang proseso upang maging maayos itong rehabilitasyon na inutos po ng DNR since 2010 na may close pa po ito. Opo, opo. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Si Ginoong Emmanuel De Los Santos, siya po ang taga-pamahala o representative po ng Himlay sa Realty Incorporated.